Hello everyone! Welcome back to my channel. Ako po si Angel and for today's review is pag-aaralan natin kung paano gamitin itong sewing machine ng Singer with the model of 131C. Nakabili kami ng asawa ko nito ng 2 piraso with worth 17,500. Ito yung na-invest namin nung nakaraang Pasko. Ganun kasi yun sa negosyo. Kumbaga, yung naipon mo or yung kinita mo doon, maglalaan ka ng kahit na 30% or 40% para at the same time, makita mo na paunti-unti nag-grow yung iyong business dahil paunti-unti dumadami na yung mga equipment mo para mas mapabilis pa yung dating production. So, without further ado, let's get started. Usually, ang ginagamit dito sa mga industrial sewing machine is ganito kalaking sinulit. Ito yung cone. Pero as of now, meron akong maliit na sinulit dito. Ito yung gagamitin natin para mas visible yung upon threading natin hanggang dito mula taas hanggang baba. Okay, simulan na natin. Threading natin dito. From back side, threading natin sa front all the way down here. Tapos, ibalik na natin dito sa tamang position niya. Pagkagaling natin doon sa paglagay ng sinulid sa taas, ibaba natin dito. Mayroong butas dito. Kunin natin ng ganyan. At saka natin isabit dito sa may bilog na ito. Pababa. And then, dito naman tayo pupunta sa may pataas na ganyan. From right side to left side. Kunin. Ulit-ulit. Para from right side to left side ulit. And then, pababa. Yan, magiging ganyan siya na parang letter S. So, baba na natin. Merong parang hook dito na nakaganon. Sabit natin sa kanya. After that na maisabit, idaan naman natin dito sa pabilog. Yan, pababa. And then, iakyat natin. Isabit natin dito sa may maliit na parang alambre. Sabit nyo na yan, balik naman tayo pababa. Ito yun, ganyan dapat siya yung parang spring niya. And then, kawit naman natin dito sa may metal na paganyan ang kanyang hook. Then, pataas ulit. And then, meron ulit na butas dito. Ilagay natin yung sinulod sa kanya from right side to left side. Pagkasabit mo dito, baba naman tayo dito sa may hook na nakapaganito naman siya. Nakapaganito. Yung kanyang sabitan. Yan. And then, all the way down, meron ding makapal na parang alambre dito pero hindi siya gumagalaw. Naka-steady lang siya. Dito sa may butas na maliit, pasok natin yung sinulid. Yan. And the last one is sa karayom na natin ilalagay. Ang paglagay niyan is from left side to right side. Nasundan niya ba? Ito naman yung bukasan para makita natin yung bobbin case. Pwede natin siyang kunin pailalim dito sa table. Ito yung kamay ko dumaan sa ilalim.
yung bobbin case. So, kunin na natin. Meron dito na ganyan. Kunin lang natin to para mas madali siyang lumabas. So, that's it. Ito yung kanyang pinaka bobbin case. Pag binaba natin na ganyan yung bobbin, pusa na siyang babagsak. Sa pagbalik naman itong bobbin sa kanyang bobbin case, kailangan i-imagine natin ito. Kaganyan, laka letter P, imagine mo. Yan. Itong sinuli na nakausli, hindi pwedeng nandito sa right side. Magiging letter Q yun. Q. So, ilagay na natin dito. Hanapin natin yung malapit sa may paganyan, pa-slant na guhit. Pasok natin dito. And then, ikawit na natin sa pa-slant na guhit. All the way down here. Ikawit natin sa ganyan. Saka natin iangat. To make sure lang na tama yung paglagay natin, kailangan ganyan siya nakahang. Hindi siya yung babagsak na pagganon, nagiging parang yoyo. Usually yung iba nagkakamali sa pagkabit ng bobbin kasi ganito ang nangyari. Ganyan, pinasok lang nila ng ganyan. So mangyayari niyan kapag inangat natin, 'di ba? Oh, bumabagsak. To make sure sabit natin dito, ikawit natin dito. Ulitin ko na lang para mas malinaw. Yan. Kahang na siya. So, ipasok na natin dito sa ilalim ng sewing machine. Ito yung nilalagay natin sa ilalim kasi siya yung sinulid natin sa tela, sa ilalim. Pero ito namang ginawa nating threading kanina sa taas, yun yung nagiging sinulid sa taas ng tela. Okay? Okay, ilagay na natin sa ilalim itong bobbin. Sa paglagay niyan, dadaan tayo dito sa ilalim. Ganyan. Merong lagayan dyan. So, dito na natin siya tignan. Ito yung kamay ko. And then, ito yung pinakakawitan niya. Kapain lang natin kung saan na saan yung pang-shoot dito sa butas na ito. Ito siya. Yan. Ipasok na natin. And to make sure na naipasok siya na mabuti, kailangan may tunog siya na ganito. Yan. Okay? And then, isarado na natin itong kanyang takip. Ito yung kanyang power switch on and off. Buksan natin. Yan, ang kagandahan sa kanya, pwede natin i-adjust yung speed niya. Pindutin natin itong plus. Kung gusto mong pabilisin. Let us see kung hanggang saan. Hanggang 1.9. Then ito, pababa. 1.7, 1.6, 1.5, hanggang 1.5. Halagay sa kanya is energy sufficient servo motor. Sobrang tipid niya sa kuryente, guys. Kasi ito, kapag hindi mo na ginagamit, hindi siya aandar o tatakbo yung kanyang motor para tumaas yung inyong bill sa kuryente. So, makita natin yung kung gaano kaliit ang motor niya sa ilalim. Ito yun.
Yun lang siya. Ganyan siya kaliit. Unlike sa mga dating industrial sewing machine, diba, halos ganito siya kalaki. Yan, ganyan kalaki yun. Tapos, maingay pa. Meron tayong pedal dito sa ilalim. Kumbaga sa bike, kailangan natin ipedal para umandar. Meron din knee-operated foot lift. Kaya na siya para umangat yung footer dito sa taas. Ay, kunin na natin ang sinulid dito sa ilalim. Ganito muna natin siya yung sinulid. Ligyan natin sa kanan. Taas natin itong footer using the knee-operated foot lift. Ano yung mabuti? Susungkitin ng kulay orange na sinulid yung white sa ilalim. Yan. Bago magsimula manahe, ilagay natin dito sa kanan ang mga sinulid. Okay, simulan natin tahiin ang tela. Practice natin tahiin ang isang kaprasong tela. Itaas natin itong footer na ito. It is a zipper foot. Ito kasi kadalas ang ginagamit namin. Taas natin. Then down. Ibaba muna natin yung karayong. Tusok natin sa tela bago tayo mag-start. Ito yung kanyang pang-reverse. So ganyan mo lang yan para mag-reverse. Like this. Tatakan na natin yung pedal. And then, press natin ito para umatras. Usually, ito yung ginagamit kasi natin pang back stitch para mas matibay yung tahi at hindi agad masira yung ating natahing produkto. Diba? Okay, dire-diretso lang. Diba? Tahimik lang siya. Then, kapag i-turn natin sa kabila, make sure na nakatusok ulit yung karayong bago natin i-twist. Ayan. Forward. Balik ulit. Then, back stitch. Tatanggalin mo na itaas mo ulit itong foot lift. Yan ang naging sinulid natin sa taas. Ito yung ginawa natin. Ito siya yung sinulid. And then yung bobbin sa ilalim, ito yung kanya. Naging sinulid. Diba walang tension? Maganda. Meron tayong dalawang klase ng bobbin, isang ganitong maraming butas, yan, at isang walang butas, pero almost the same lang naman ang use niya. Okay, paano kung wala nang laman itong bobbin na sinulid? Lalagyan na natin siya. Una, lagyan muna natin ng sinulid dito. Katulad lang din ng kanina, pag-thread yun sa kulay orange na sinulid, lulusot natin dito sa natin dito sa butas from the back side papunta sa front. Then, all the way down. Lusot na natin dito sa butas. Then, tapos, shoot na natin dito sa may ganito. Bago nyo siya simulan dyan, make sure muna na nakaangat itong footer. Para walang maipit na sinulid dyan habang may ginagawa tayo dito. Okay? And then, push nyo lang ito para tumama itong bilog na ito dito sa ating goma. No?
And then, papakan ulit natin yung pedal. Pusa na lang aangat itong mechanism na ito kapag napuno na yung bobbin case. And then, after mo gamitin itong mechanism dito sa paglalagay ng sinulid sa bobbin, make sure na iligpit mo itong sinulid dito kasi may tendency na umikot itong mga sinulid na to dito sa ating goma. Iligpit natin to ganyan para in the long run wala kayong maging problema kasi kapag ito napuno na, hindi nyo na siya mapapaandar. Titigas na yun dyan. Okay? Okay, then after gamitin, make sure na patayin na natin ito. Okay, that's it for today's review, guys. Sana may natutunan po kayo. Kung may mga katanungan pa kayo, just comment down below. And kung nagustuhan nyo ang video na ito, please click the like button and the notification bell button para ma-notify kayo every time na may bagong upload sa channel na ito. Thank you for watching. Bye!